2 ng Work Aerial PH versus VVV Esports. So, 1-0 lead in favor of Work Aerial PH. At kami pa rin magiging shoutcaster nyo for this game. Ako sa ating Chantel. And I'm Daddy A. 1-0 yung Work Aerial PH against VVV Esports. Pinaglalabanan dito is yung slot para sa Challengers Edition. Oo. Oo, guys. Kasi, syempre may MPL na. So, hindi po tayo mag just ML Cup para makapag-prepare din talaga ang mga teams natin for MPL sa padating na tournament na yon. So, ang mangyayari dito guys, by the way, sa ating qualifiers 1, same lang din, pag may qualifiers tayo, automatic, invited po sila sa Challengers Edition. Oo. So, meron na tayong mga teams na pinapangalanan. Nandiyan si Archangel, we have U-Level, tsaka si GNA Esports. GNA. Naglalaro dun si ano eh, si Jerax, no? Tama si Jerax. Oh, so isa sa mga dating MPL player naman. Oo, oh, player kasi ng dati ng BSB eh. Kaya yes. Mas kilala ko eh. Ayan, so guys, mamaya makakita kayo ng konting magic pala sa camera natin. Medyo mawawala po yung pagkasunog namin ni Daddy A. Medyo sunog pa kasi tayo ngayon, pero maayos yung timpla. Same lineup yata yung work, no? Aya, oo nga. Parang ito din. Hindi, yung Baksha naman, kanina nasa VVV Esports nasa eh. Pero ano talaga nila, no? Comfort pick talaga nila, Daddy A, si Diggy. Iba kasi talaga si Diggy eh. Para siyang sobrang ganda niyang gamitin. Na kahit, hindi ko sinasabing hindi, walang importansya yung pagkapatay niya. Pero kahit mamatay siya, minsan, nakakaganda pa kasi sa team. Nakaganda. Oh, kasi meron siyang vision. Pwede siyang mag, ano, humpy-dumpy na naglalakad sa ladang doon. Humpy-dumpy talaga eh. Oo. Oh, ayan. So, by the way, guys, pala, maraming salamat sa ating mga sponsors. Nandiyan ang Cherry Mobile at ang Enervon Active. Multivitamins, minerals, ginseng, plus royal jelly. Siyempre, ang hashtag yan na hashtag active lifestyle. Iyan. Para naman dito sa The Armory, guys, abangan nyo, meron na pong, meron na merch for Lupon Civil War. Dota. Yung Dota. Oo. Naku, parang nagkakaroon na idea yung mga tao kung ano ba yung niluluto natin. Pero syempre, secret lang muna yon at inyong aabangan kung ano ba talaga yung niluluto natin na yan. But anyways, dito na for VVV Esports. This time around, they have the Natalia pick. So, sasagutin nila din dito yung vision na kaya ibigay ni Diggy with the Natalia. Iyon, kaso mayroon nga lang YSS. Mm-hmm. Siguro, para makita lang siguro kung saan ang position ng Natalia, if ever. Yes, oo. Pero maganda din yung side lane dito. No? Esmeralda despite na mayroong back siya na sa kabila. Oo, yun nga eh. Yun yung naisip ko din dito for VVV Esports. Medyo mahirap, no, yung ano dito. Kailangan talaga mag-snowball yung gold ng Esmeralda para masabi na makakounter niya dito si Baksha. Kasi sa mga ano, di ba dyan, guys, ang sinasabi natin, talagang pang-contra for this Esmeralda is sa mga super burst. Nandiyan si Lunox or kaya naman yung kaya mag-contra nung kanyang spell vamp, which is si Baksha, yung kanyang ultimate. So, tinan natin mga kaibigan, ganyan sinabi natin, it is 1-0 in favor of Work Aerial PH. So, may hindi nakakilala sa Work Aerial PH, pwede ulit natin pakilala yung itsura ng mga players nila. So, this is the second team of Work Oster Force at VVV Esports naman. Isa to sa mga napanood natin, yan. Pasok direct. Si Work Aerial PH kasama si Madam Merly Rose. At si Dusk yata isa. Wala pa tayong mga pangalan sa ano. Wala pa eh. I-confirm natin kung sino. Gusto mo hulaan natin. Ito, feeling ko si ano to. Si Bentix. Hindi, joke lang. Huwag na. Huwag natin pakita. Pero habang nag-load, pwede natin pakita din yung itsura naman ng mga players natin for VVV Esports. Iyon. Ang ganda ng ano, no? Ang ganda talaga pag-itim yung ano, no? Tapos paputi naman, napakalinis. Ang ganda ng poster nila eh, no? Oo. Ito parang basta parang tinuturo talaga ako eh. Tinuturo ka siya. Sakto kasi sa akin, nakapantay dito sa screen, no? Sa position ko talaga. Pero yun ang VVV Esports natin, and shoutouts naman sa kanilang manager. Pero ito na mga kaibigan, again, this game number 2 ng Work Aerial PH versus VVV Esports. Okay, pakilala natin ang ating mga players. So, sa ating blue side, yun ang VVV Esports. Marchese on that Brody, we have Tiki sa kanya na taya. Salaman Cheesy, Salaman Sir. Salaman Cheesy. Sanke Yodora. YG Cheesy on that Esmeralda and Jads Cheesy for that Lapu-Lapu. Tabang sa Work Aerial PH, eto na nga, Bentings using the Diggy. Sorry, I'm not with the Baksha. Dust using the Harit. At merong First Blood in favor of Work Aerial PH. Sanji sa kanyang Vendetta. Nako po.
at Dre Schofield with the YSS. Oo. Yung pala mali sinasabi natin, Daddy A, no? Kapag si Natalia, siya yung una namatay, napakahirap bumawi kasi supposedly, siya yung manggugulang yun sa early game dahil siya may advantage dahil hindi siya nakikita agad. But anyways, nice counter there for Work Aerial PH dito sa Natalia pick ng VVV Esports. VVV Esports, ang kinagandahan naman, grabe yung firepower nila. Meron silang Brody. Yun. Na ang sakit sa mid-game na pag nag-scale ng item. Oo. Kung baka kahit isang item lang, dire-diretso na yung critical game. Usually, ano yun, BOD tapos puro defensive item na. Defensive. Oh. Yun, no? Ayun yung mga jersey packs. Oo. Available na po sa ating Shopee Shop Now on the Armory. Huwag nyo kakalimutan, guys, ang Lupon Civil War Dota. Ayun. Season 7. 7. Season 7. Oh. Ayun lang, talagang active na active si Ate Shantan, yung dahil naka-Enerbon active nga. Pero si TK, yan lang, naspatan yung pwesto nga niya dito. Pinaglalaban naman yung crab up, mga kaibigan. May insecure nga siya ng YSS. Pero merong group up itong side na ang Benny Bidibici. Bentings nga rito, aabutin. There's a reverse time, aabutin naman si TK TC. Lalapag naman ng tala itong si Bentings. Oo, tapos si Judge TC kinontra dito ni paring sorry I'm nuts. Pero malalim din yung kinakat nung ano-ano, lapo-lapo, which is a good thing for VV Esports. Kasi yun naman yung kalamangan kanina sa kanila ng work. Ang lalim nung bigayin sa kanila. Salaman TC. Piling ko nagpapasalamat ako. Salman! Salman. Salman, pasensya na guys. Salman TC on that Eudora. Kita na natin yan na damage na kanya ipakita. Pero yun, no? Oy, Turtle, nasecure nga rito ng Brody. Pero tingnan natin mga kaibigan. There's a team fight. Patay nga rin si lapo-lapo. 2-0 para sir ng work. Ito na nga yung initiation gamit from T-Kim. There's a revitalize to sustain. Hindi nahabol rito si Mark. There's an ulti gamit from the Yusen Shin. Nakita yung kanilang pwestuhan dito pero mukhang mag-out lang si Sorry I'm Not. Oh, grabe pala dito yun. Ano din? Grabe talaga din dito yung sagot ng work Aerial PH Daddy Ace doon sa... Di ba may vision na si Diggy? Hmm. May vision pa ulit sila kay Mountain Shocker ni YSS. So pwede din lumabas from time to time talaga si Tiki TC. Parang ang hirap for wala, him. Na gumalaw kasi pwede siyang palabasin eh. Makikita nga rito habang si Sanji munti ka na nga doon. Summon Force naman gagamitin dito mga kaibigan. Sinasayawan si YGen. Then natin against two heroes mga kaibigan. Esmeralda Anna the third is safe. Yun lang, buti nakatakbo siya ron. Oo, pero nakita mo yung parang malatag team dito. Arcade mode para sa Work Aerial PH. Para sumasayaw eh. Oo, oh, tsaka pagkalabas nung isa ni Sanji, pumasok si Dusk. Sabi niya, top na, yung next na ano ko na. Next na character ko naman, para mga pang Street Fighter ganyan. Sana naabutan ng mga viewers natin yung mga arcade mode yan. Pero yun na, ang sakit ng Salman talaga. Pero meron pa naman Street Fighter, no? Wala nga lang talagang follow-up lagi dun sa Eudora, no? Usually kasi nakikita natin combo yung Joe Diodore, no? Last na Just ML Cup yun yung combo. Sa Pegasus Knights yun. Oo, kaso nga lang, sadly, nakita ko yung Pegasus Knights, talaglag sila eh. Oo, pero sabi ni Sir Derek kanina, ang pumasok is si second team nila. Ah, second team. Oo. Okay, pero naririnig tayo ngayon. Ah, okay. So, wait lang guys, para nagkaroon ng problema yata with the Mobile Legends itself. So, abangan na lang natin na magkaroon ng reconnection. But anyways, sa mga bagong dating guys, 1-0 ating score in favor of Work Aerial PH. So, mainit ang laban natin dyan. So, going back dun sa chika natin, Daddy A, si Pegasus Knights, hindi sila nakapasok. Parang ano daw sila, naabulag ng best of one. Oh, kasi yun naman talagang ano eh, yung kahirapan dito. May bulag ka talaga kasi isahan lang. Di ba? Totoo yun yung kapag so, kahit sobrang lakas mo na team, meron at meron talaga magiging problema kapag best of one. Kung baga hindi mo masesecure yun yung pagkapanalo. Pero eto na, going back sa ating laro, it's 3-5 for the score, 4 minutes and 43 seconds to game time. Third objective, sinisimulan dito na VVV Esports. Although Sanji is on the bush, walang sumisilip dyan for VV. Ay, nakakita ko na Natalia. Nakakita na nga siya dito, pero yun lang, na burst down kaagad. Grabe, ang sakit damage ng Natalia, tapos meron pang Salman TC rin sa may right side. Even the magical damage, nakakuha na nga sila ng turtle plus a kill going to the side of BBB. Oo, maganda din pala yung ano na yun, no? Grabe yung BTR, narinig yung... Pero sa top lane natin mga kaibigan, VVV Esports dito ay kukuha ng turret against this Work Aerial PH. And going back sa ating thought, grabe pala yung damage dito ng ano, Super Burst Daddy. Eh, si Brody din kasi, yung critical niya, yung normal hit niya, parang ulti na dito ni Eudora. Ayun nga lang, yung nangyari. Kaso nga lang, naglaban sila Ate Shanti under the tower. Nadikitan nga yung isang Brody, pero meron namang gante. Eto si Tiki. Ayun.
So, atin na natin, ladies and gents, for this one, we're KLPH vs. Uy, double kill para kay VVV. Talagang hinabol dito si Parindas. Sa bagay, kailangan talaga makakontra dito si ano eh, si Harit. Kasi later on, siya'y magiging makulit at mahirap pigilin dito since walang crowd control talaga si VVV Esports. Yung stun lang dito ni Salman Tizi at saka ni Mark Tizi, yung kanyang dash na may halong stun. Yan na. Si Salman nga lang, saka si Mark. Abang si Tiki, try to run, pero yun nga lang, makakalayo siya rito. Hindi na siya aabutan rito ni Sanji. Nakapag-disengage pa yung side ng BBB Esports sa may top lane. No? There's a reverse time. Tignan natin kung meron follow-up. Itong side ng work aerial, mga kaibigan. No, ayan, upgraded the jungle item or the raptor machete na para dito kay Mark Tizi. Still at 0-2-2. Pero in terms of the objectives here, kung mapansin talaga natin, BBB Esports, halos na kalahati na, more than kalahati na ngayon damage nila dun sa top tier, top second tier, third dito ng work aerial PH. So, tingnan natin yung sitwasyon ng gold na mga cores natin for this game. So, top farmer natin is going to be the Esmeralda. So, katapat nyo din na side lane is si Basha kanina, pero nagpalit na Harit na. Harit still at 3.5k. Pero no! Nabigyan gagad si Tiki dun, mga kaibigan. Kita natin yung Mountain Shocker. Ginamit. Eto na nga si Sorry I'm Nuts. Inabot nga ng stun dito natin kung ma-capitalize ng work PH. Okay, ginamit ang Falling Star Moon para dumiin talaga dun sa ilalim ng turret, hindi naabulin. For work aerial PH, free ano sa kanila? Free turtle objective kasi umuwi yung dalawang players dito ng VVV Esports. You have the Dominance Ice Force, Sorry I'm Nuts. Kasama nangyari yun na naging trade ng VVV Esports is going to be the second tier turret onto the top lane. Kaso kahit malalim, papasukin nga ng work. Mukhang delikado rin si Salman dito with his Yodora. Mukhang another will kill. We'll go to the side of work aerial PH. Mukhang yung turret madadamay na nga here in the bottom lane. Pero magro-rotate dito yung side ng BBB Esports. Let's see kung pwede bang merong magawa. Itong si Tiki, saka si YGen. Pero mukhang wala na. Ate siya, oh, Ate. Pwede ka. Okay, akala ko ano yung dito si Baksha. Naiwan, pero si Dre scuffled. Oh, pero mas gustong bigyan ni Tiki etong core na side ng work PH. Successful yung isang natalo to brought him down. Pero ito na nga yung ganti ng Nakita. Ating from work. Pero I guess, nakakalit. Magandang trade yun para sa side ng BBB Esports. Kasi kailangan din talaga nila mapatay dito si Natalia. As much as possible nga for work aerial PH. Pag nakita na si exclamation point, kailangan mahuli nila eh. Kasi mas mahirap yun. Pagka alam kasi ng Natalia dito kung nasan sila, alam ng BBB kung paano papasok. Oo. Saka yung napatay ni Natalia, ni Tiki rito, yes, yung ano, yung funnel rito sa side ng work aerial PH. Oo. Yung Yusen Shin. So, tinan natin mga kaibigan, for this Esmeralda, that is the Enchanted Talisman plus the Calamity Reaper. And kung makapansin nyo, para dito sa Lapu-Lapu, he already has this pangalan nito, Deadly Blade. Deadly Blade. So, pangontra na agad dito against this Basha kasi siya talaga yung pinaka mahirap kalabanin for work aerial PH. Later on, siya magbibigay ng sustain dito and actually magpo-front for this work aerial PH squad, knowing na meron silang Diggy for the support. So, hindi, medyo squishy kasi si Diggy. Kailangan ko step up. Ayan. Kaso, inapat na nga nila si Dust here in the top lane. Kamuntikan pa si Jads, ha? Ooh, nice ano dito. Baka for VVV Esports kasi na-safe pa. Ayan na, nako po. Eto yung sitwasyon na ayaw mong mapuntahan. Nako, Mark is down. Yung funnel mga kaibigan. Nako, mga sir. Pinaso. Salman, pwede pang abutan. Double kill para kay Sanji. Nako. Ang ganda naman dun, pag-aabang ng work aerial PH dun. Sabi nila, sige, kuhanin nyo si Dusk, kabalit namin dalawa. Diba? Core pa, yung na-pick up. Oo, core pa, tsaka yung kasama niya mag-rotate na support, which is Diodora. So far for this one, guys, work aerial PH sila lamang in terms of the gold. For VVV Esports naman, meron silang, yes, may nakukuha silang mga objectives dito, nakakapatay din sila. Kaso yung nga lang, medyo nag-slow down sila in terms of the objectives. Oo. Kanina kasi tuloy-tuloy yung mga push nila eh. Ngayon parang makakahabol pa yata si... Oop! Talagang si Tiki nga rito. Eyes on the prize nga mga kaibigan. Break down once again. Dre Scofield. Pero 11k nga rito yung buhay ng Lord. Kailangan tumakbo ni Nuts dito mga kaibigan. Nakapas de. Judge inabot. Hinampas ng Lord. Dust will get the kill. Hinampas ng Lord. Daddy inabot. Umabot para sa side ng work aerial PH. Ayun nga lang si YG namatay rito. Sanji will bag the kill. Nandun 9 times journey. Naku po, delikado rin si Mark. Naku. Grabe yung series of events doon. Nagkapalitan guys, go to with 3-4-3 trade. Kasi nga lang, for work aerial PH, nakikita na natin yung kanilang ano potential in terms of teamfight. Kumbaga dito sa VVV Esports, hindi sila pwede masyadong maging malalim. Dito si Salman Tizi, punagamit niya ang kanyang combo, that's it. Ayun. Oo, unlike dito for work aerial PH, wala kasi silang YSS, so pwede maging continuous yung damage talaga nila dito. So tingnan natin mga kaibigan, for VVV Esports, still at 27.1k para dito sa kanilang Brody. Road to ano na to? Road to
mahal niyan defensive items. Ayun nga, usually ganyan talaga yun. BOD lang talaga. BOD lang talaga tapos puro pang-depensa na. Oh, since ang pinakaano naman dito is more on the physical ang pwedeng ibuo dito ng kanilang Brody. So tingnan natin guys, we have the Lord already 10 minutes and 48 seconds kanina. Medyo napatagal at napaganda pa nga doon sa nahampas ng Lord. 'Di ba? Sumama pa sa team fight yung Lord eh. Oh, sabi ko rin si Tiki kasi ang ganda rin ng performance niya dito. Lagi niya napapatay si Dre Scofield. Siguro sa side ng work aerial PH. Kailangan nilang depensahan yung kanilang core dito. Ah, oo. Oo, dagad ma-pick up. Kanina, di ba, nung nag-alert din sila, ang unang inano si Dre Scofield. Tama-tama yung sinabi dito ni Daddy A, kasi hindi naman talaga magiging trabaho dito na Natalia. Ayun lang, so, as much as possible for this VVV, for this work aerial PH, since meron sila Natalia na kailaban, pilitin muna nilang mapalabas si Natalia bago sila kumuha ng ibang objective para hindi mahirapan dito. Oh, tulad yan. Ayan na, nakakita SP, na. Hindi mo mapalabas. Ito na nga, mounting shower ginamit. There's a stun. Pero underneath the turret, ayun nga lang, napatay si Tiki. Narinig tayo. Narinig din tayo na kailangan muna nilang palabasin at patayin dito si paring Tiki TZ. So, for this one work RLPH, sisimula nila ang Lord objective for VVV. Nakaready din sa YGN TZ sa may gilid. Pwede siya mag-contest. Oo, yun nga lang. Pero kailangan siyang pansinin ng work. Kaso nga lang meron na brought down doon and Sanji's dead. Doon mga kaibigan, ito na nga yung bakbakan natin. 4 versus 4. Nagkapalitan. Dito sa Lord. Oo, tas dito for VVV Esports, boy na in 5 seconds si Tiki TZ. Alam, for this work aerial PH, si Sanji still at 20 seconds. Medyo matagal-tagal pa, pero kailangan ni maximize sa mga teams natin yung pag-push dito ng mga Toro. Ayun lang, nauntog. Nauuntog men, pero sila dito ang Torres sa may side lane. So that is another second tier turret destroyed for VVV Esports. Eto na ang work aerial PH. Uy! Hindi na bong gawain yung dali ko. Oo. Hindi ginawa, hindi. Hindi ginawa. Sabi niyo, wag muna. Wala rin kasi yung buff dito pala. Yung sa oy. Work aerial PH, even on the orange buff. Sa atin to? Nako. Pumipitik. Pumipitik. Kundi brown out, pumipitik. Narinig yan? Ah, yun. Okay, so wait lang guys, tayo saglit. Nag-aaral lang po tayo ng konting problema, pero ito na mga kaibigan, ayan na. Ayan na, na-pass forward lang nga yung Betamax mga sir. Summon force na ang inabutan namin, mukhang merong mamatay. And there goes down Mark. Sama na nga rito si Judge, pero si Sanji nga rito, gusto pa nga ng dugo, ahabol pa nga mga kaibigan. Pagbalik namin, dalawa na kagad yung casualty sa BBB East. Oo, tapos nagdagdag pa dito na isang kakampi, si Work Aerial PH. Meron silang bit-bit na Lord. So, ay, okay, nakuha ng BBB. Nakuha pala, correction guys, my bad, BBB Esports will take that Lord objective. Hindi din natin kasi nakita kung sino ba talaga nakakuha dahil okay, nagkaroon na ng konting problema. Pero 13-18 ang ating score for Work Aerial PH. Kinagandaan daw, yes, VVV Esports got the Lord, pero sila yung nag-a-advance against this enemy squad. So makakasira sila ng second third turret onto the middle lane. Ano kayang nangyari doon? No? Na-steal kaya? Pero sa gitna, gustong stealin nga ni Tiki. There's a reverse time! Ako ba, delikado ang buhay niya. Meron nga ba silang damage niya sakit doon? Sakit pero kamuntikan na, no? Oo, oh, pero sakit nung Yudora. Na Cyclone Eye. Nasayawan siya. Oo, nasayawan kasama ng Cyclone Eye. Talagang dinala doon ang mata ng bagyo. Pero well defended dito ang Lord for this work aerial PH. Pero for VVV Esports, kinagandahan doon is sila naman ang mag-a-advance. Middle turret dito ay masisira. So for this VVV Esports, as much as possible, kailangan ma-force nila makakuha ng inhibit. Ang sakit nung ano? Nung bro, di nakita mo yung damage sa tore? Oo, sakit. Dire-diretso, no? Oo. Oh, may reverse time. Naku po. Ginamit si Benting. Sige lang dyan tumakbo. Mountain Shocker naman dito ginamit. Kita yung pwesto nga rito ng BBB Esports. Lima sila mga kaibigan. Kukuha ng Serpent. Aagaw ng Blue Buff. At Dust is up. 1 second. Ayun na. Ginamit. Pero dito for ano ha, for Work Aerial PH, nagamit yung Aegis ni parin Benting. Ayun! Yun lang. Namatay si Salman. Delikado rin yata yung buhay rito ni Tiki. Another one. Oh, parehas 40 seconds out. Dito yung dalawang hero sa side ng Benny Bidibici. At ito nga si Sanji. Dashing forward nga rito mga kaibigan. Habang si Sorry I'm Nuts, tingnan natin si Nuts nga rito, meron nga ba siyang bubunggoin? Pero malayo yung tropahan. Vision lang yung kanyang ibibigay. Orange buff has been secured by Mark. Tingnan natin ang next play rito ng work aerial. Work aerial? Ayun, kung umagaw, aagaw din kami. Oo. Kailangan maano nila yan. Feeling ko kailangan masira na lahat ng second tier. Kasi tira mo, may bawas na dito yung bottom lane nila eh.
for VVVE Esports. Nakakalabit eh, no? Oo, nakakalabit na nila yung puso dito ni Work Aerial PH. Konting kembot na lang, kumbaga, bibigay na. Pero sa Work Aerial PH, medyo malayo pa yung sitwasyon ng mga malayo Florida. Malayo pang bumigay. Dito. Oo, malayo. Ayun lang. Yun nga, bumigay ng purify doon mga kaibigan, ha? Meron bakbakan sa skin ni Elsa. Judge, kailangan niya tumakbo. Abang at yung ating team fight, meron namang inahabol sa kanan. YG is down. Mukhang damay si Bilyan. Uy, nakitlataan! Si Bentings yung nakitlataan. Pero si Mark TC is dead. 3-4-1 trade in favor of Work Aerial PH. Naku po, here they go. Basag na nga ito yung inhibitor turret sa baba. Nasanji? Naku po! Nasanji nga. Mawat. Pero ayaw na namin pansinin si Tiki. Gusto namin ito. 0-2 mga kaibigan at Work Aerial PH. We'll win this series against VVV Esports. Napagandang laban for Work Aerial PH, Daddy A. Nakita oh, naman natin, MVP for that game is, wow, si parin Bentings. Kung sinasabi nila, pag digi daw, automatic, digi strat. Pero dito, isang beses lang namatay. Si parin Bentings natin for Work Aerial PH. Ay, talagang suporta siya sa Yushan. Ayan, yun. Ilang beses pa nga siyang wala dun eh. Napatay siya lagi ni Tiki. May feeling ko dito for Tiki na ang ganda ng performance si Tiki, Daddy A. Kasi nakita natin nilang siguro majority ng deaths dito or yung tatlong death dito ni Dre Scofield is because of Tiki TZ or the Natalia. Kasi nga lang ganyan sinabi natin for this VVV Esports, medyo kinulang lang pagdating sa team fight. Maybe on the last clash, hindi last clash eh, yung last na naka-advance sila sa may mga inhibitor turret tapos nabawasan silang dalawa. Oo, oh, biglang, eh, yung huling team fight, no, biglang pumasok, tapos nahati yung dalawang heroes. Oo, oh, meron dito namatay, tapos meron din namatay dito. Tapos ang problema nga lang, nung isang Brody, oo, masakit yung damage, kaso nga lang, squishy, pag nadikitan. Yes, yes. So, yun na yun siguro yung cue ng Work Aerial PH. This is it. Let's go. Ayan, for VVV Esports, biggest shoutout sa inyo, congratulations pa din. By the way, guys, sa mga hindi naging familiar, madami kasi nagtatanong kung Ate Chantel, Daddy A, nag-register po kami. Bakit hindi po kami makakapaglaro? Ayan, ang ating Just ML qualifiers. Kaya po tayo may certain schedule lang. First 256 teams. So sabihin na natin, bakit po gano'n? Nag-register naman kami. Kung hindi po kayo nakaabot sa cut-off natin na 256, kahit umabot kayo sa pang 257, hindi po kayo kasali. So ayun lang naman po para maging ano din. And make sure guys, sa mga bibigyan ng email, make sure na gumagana ang inyong mga email. Ayun, dapat siguraduhin ang kasi lahat. Meron si Taguro, may mga experience siya na nagbabounce yung email. Ibig sabihin, ayun, hindi functioning yung email na binigay nyo. Kasi doon po natin sinesend ang Discord link. Hindi po natin pwedeng i-announce basta-basta. Kasi may na-experience na po kami dati na yung Discord ay super open. May pumasok na mga taga-ibang bansa. Kasi napapatugtog ng nagmumoan. Ah, oo, dati, viewer pa lang ako nun, meron nga, may umungol nga bigla. Oo, kaya para ano nila, para hindi naman po magulat, baka naka-loudspeaker kayo sa opisina, sa bahay nyo. Ayan, shoutout nga pala sa mga supporters natin dyan. Siyempre, huwag nga kalimutan, meron na po tayong supporter stickers and all. Ayan, and of course, ating sponsor, Chermobile and Enervon Active Minerals Ginseng Plus Royal Jelly. Tapos ang ating D-Armory guys, check na rin on Shopee. Available na po ang ating Lupon WXC, Lupon Civil War merchandise or jerseys. Ayan, biggest shoutouts nga pala kay Tita Nick. Shoutout kay Sinful, kay Madam Linda Dominic, kay Sir Derek Tomampil. Ang kasama isang team niya is Something Pegasus. May maabangan din natin yan. Titignan natin kung sino makaabot sa ating Grand Finals. So, ayan guys, sa ating game number 2 at ang ating series number 1. Congratulations again, Work Aerial PH. Kami naging shoutcasters nyo for this game. Ako sa ating Chantel. At ako nga pala si Daddy. Magbabalik nga pala kami sa second series. Diyan lang kayo mga kaibigan. We'll be right back.